Magandang buhay po mga kambing. Muli ang inyong RtB GoatMed ay nandito at may good news tayo. Sapagkat ang Pilipinas, ang DA sa pamagitan ng BIGAY o ng Bureau of Animal Industry ay nakapag-angkat ng mga imported na kambing at tupa. So ito nga po ang aking kasama, ang aking asawa, si Madam Rowena. Wow! Okay. Bigyan natin siya ng konting update. Ano ba yung kumakalat ngayon sa social media, lalo doon sa group ng Magkakambing? Kasi kundi po lingid sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas, ang mga Magkakambing ay napaka-active, lalo kung papasukin nyo ang mga grupo ng Magkakambing sa social media. Daan-daang grupo, libo-libo kaming grupo ng Magkakambing na very active at nakatutok at natutuwa kung may magbibigay ng pansin patungkol sa pagkakambingan. E natuwa ang napakarami at nag-angkat ang DA sa pamagitan ng BIGAY ng imported na kambing at imported na tupa, yung mga Dorper. So ang presyo po niyan ay hindi po biro-biro, umaabot siya ng 100,000 sa pamasahi pa lamang. Okay, ano ba yung update na kumalat sa social media? Okay, so babasahin ko yung report. Report ito ni... Sabihin ko pa ba yung pangalan ng... Hindi na. Okay na. So, actually, ang nag-post niyan ay yung Biden. Oo. Mabilis ito kasing kumalat sa social media doon sa mga group nga tulad ng sinabi niya. So basahin ko lang. Sabi rito, breeder sheep at goats mula Australia dumating na sa Pinas. Bumili ang Department of Agriculture or DA ng mga kambing at tupa sa iba't ibang farm sa Australia sa ilalim ng proyekto ng DA National Livestock Program or NLP, Bayanihan 2 Project na Nucleus and Multiplier Breeder Farms for Poultry, Swine and Small Ruminants. So inihatid ang mga small ruminants sa Clark International Airport noong ika-18 ng Mayo 2021. So pinamunuan ni DA Bureau of Animal Industry or BIGAY Veterinary Quarantine Officer Dr. Ferdinand Montano ang inspeksyon ng tinatayang 250 breeder goats at 450 breeder sheep sa arrival area. So, ang mga small ruminants ay papadala daw sa quarantine site sa Lubao, Pampanga, kung saan iku-quarantine ang mga ito ng 30 days bago ipamahagi sa DA Nucleus and Multiplier Farms for Small Ruminants. So, ang mga multiplier farms ang responsable sa pagpaparami ng reproduction ng mga hayop na maaaring pagmulan ng pangkabuhayan ng mga farmers. So, ang layunin daw ng Nucleus and Multiplier Breeder Farms for Livestock, Poultry, and Small Ruminants na pataasin ang kalidad at kapasidad ng produksyon ng mga DA farms ng BIGAY at Regional Field Offices or RFOs upang mapataas ang lokal na produksyon ng poultry at livestock. So, ano masasabi mo ngayon dito, Daddy? Napakaganda na kanilang layunin. Kaya nga ito ay kumalat ng samot-samong negatibo at positibong reaksyon doon sa social media. Ang dyadyaan na sinabayan din ito ng malalaking breeder farm sa ating bansa na nag-post kaagad ng for sale at dumating na. So marami ang nakapuna dahil doon pa lang sa airport sa Clark habang binababa ay ilang grupo na ng buy and sell or ng mga lehitimong breeders sa ating bansa ang nag-post ng kanilang pambentang kambing at ang ginagamit na larawan o litrato ay yung gamit din ng DA or ng BIGAY. Kaya nagkaroon sila ng idea. Ng idea at haka-haka na akala ko ba yan ay ipamimigay para sa ikagaganda ng goat farming industry sa bansa, kaya nag-angkat. Samot
sa mong komento, positibo at negatibo, ang bumato sa social media na post din mismo ng PTB. Actually, ang nag-post po dito ay PTB, Philippine State Controlled Media. So, eto nga yun. Sabi niya doon, tignan, dumating sa bansa noong Mayo 18 ang palahing kambing at tupa mula sa iba't ibang farm sa Australia na binili ng Department of Agriculture. At ang bigyan natin siguro ng focus o pansin ay yung quantity. Ilan, gano'ng karami sa kambing ang kanilang inangkat ay na Boer. Yes, 250 na breeder goats. Aba, maraming. Sa sheep naman, 450. Dorper yan. Pag sinabing Dorper, pag sinabing tupa at galing sa Australia, mga magagalina. Big mamas, big papas yan. Dahil libo po ang halaga niyan. Hindi, sa magkakambing mo kasi, lalo sa grupo, hindi nyo na maipagkukubli kung magkano halaga ng isang Boer. Eh, 100,000 nga ho, pamasahin yan eh. Sa aeroplano. Baka sila naka-discount dahil libo yung kanilang tinravel, may sumagot dyan na magkakambing o farm, niti mong goat farm, na sabi niya sila ay sumabay at nakisabay sa DA at inabot ng 3,000 mahigit ang kargada na yan na galing sa Australia. So, ang sa atin lang naman dyan na ipinos ng DA is 250. Ang napaagad na po nito kung talagang ito ay maikakalat sa bawat region at ang region ibabahagi naman sa bawat probinsya. Ilang region na nga ang meron tayo? Meron tayong 18 region. Wow! Actually, ano yun? 13? Oo, 13 region kasama yung NCR. Oo, NCR, CAR. Saka yung car, ano? Pero actually ang region ay ilan lang? 13 ang region sa Pilipinas. Pero nag-ano siya ng 17 pag pag sinama yung mga car, yung ganyan, yung NCR. Kasi dyan, naman na rin, puro building na dyan. Okay. 250 Boer goat from Australia na quality. Kung ang intensyon ng DA at ng BAI ay para makatulong dito sa mga maliliit na goat farmers o mga backyard, siguro may maganda tayong suggestion eh. Kung talaga tututuhanin na ito'y ipapamahagi. Ayon doon sa caption nila, sa last stanza, ang nasabing mga small ruminants ay dadalhin sa Lubao, Pampanga upang mag-quarantine ng 30 araw. Bago ipamigay sa mga nucleus at multiplier farms na silang magiging responsable para sa pagpaparami ng mga naturang hayop na maaaring makatulong at pagmula ng kabuhayan ng mga farmers. So napakagandang intensyon. Kung ang 250 goats na imported Boer from Australia ay ibabahagi ng pantay-pantay sa bawat region, sabihin na natin 18, isama natin Manila, isama na yung CAR, na NCR, sabihin na natin 18 regions. Ang kumuha kayo ng calculator nyo, mga kakambing, ang 250 heads na imported goats ay i-divide na lamang natin sa 18 na region. Lalabas po yan ng 13 point something. Okay. 13 na lang. Sa bawat region may maganda ng kambing na 13. At ang region naman limbang ay sa probinsya mo naman. Sa probinsya naman. Sa mga may provinces. Ilang provinces sa Pilipinas? 81 provinces. Gusto niyo pa bang isa-isahin natin? Napakarami niyan. Wag na, search niyo lang. Ay, sa 81 provinces lang, yung 250. Hatiin mo siya sa 18. So, kung yung 250, hinati sa 81. Ay, 81, sorry. Sa 81 provinces. Bawat probinsya magkakaroon ng 3 magagandang Boer goats. Ano? Sa goats pa lang yun. Sa goats pa lang yun. Sabihin na natin, kung talaga ginamitan dito ng isip at ng logic, sa 3 na yan, sige, isang babae, 2 barako. Dalawang babae, isang barako. Basta ilagay sa region na yan.
sa province, ibigay sa region, ibibigay ng region sa province, i-centralize. O sa parting Central Luzon, dito sa pwedeng gamitin ang CLSU, ang Palayan City as capital of Nueva Ecija. O, diba? O sa parting pa-south or pa-norte, ibigay naman yung isa. So, yung tatlo, at least ay nasa probinsya na kapag ka ang malapit na bayan ay may goat farmers doon, gustong magpakasta, gustong magpa-istad, gustong magpabulog sa mga term yan ng mga magkakambing, eh malapit-lapit yung kanilang pagpapasampahan sapagkat ang paglalandi naman ng kambing ay 72 hours. If I'm, correct me if I'm mistaken, ano, if I'm wrong. Okay. O napakaganda niyan kung patas na ipamamahagi yan sa totoong makakarating. And actually, basahin ko lang din yung isang tanong. Na-confuse kasi to. Nagkaroon kasi ng very confusing yung post. Tapos, sinabayan ng maraming nag-post. Same pic, same location, same goats ang ibinebenta. Kaya nagtaka. Hala ko, hindi ibinebenta yan. Pamimigay. Ba't ngayon, marami na nag-claim ng mga picture na yan at taka puro same na. So, nagagamit niya siya parang alabogus ang dating. Dahil kulang ng clarification and justification ng pagpo-post ang DA at ang BIS. Okay. May nagtanong dito actually. Sabi niya, hindi ko nakuha. Ano? Sana mabigyan din yung mga backyard goat farmers. Walang budget. Teka. So, sumagot yung DA, yung Department of Agriculture Bureau of Animal Industry. Ang mga tupa at kambing po ay for breeding at hindi ipinamimigay. Yun po ang sagot. Kaya very confusing. Sumagot ang DA by na ang mga tupa at kambing po ay for breeding at hindi ipinamimigay. Pera po ng taong bayan ito. Pera po ng gobyerno ito. At ang caption nyo nung ipinos nyo ito ay ipamimigay nyo ito. Lalo doon sa huling istansa ng caption ng inyong post na nagsasabing lalabas ito ng papaganda ng produksyon ng mga hayop na maaaring pagmula ng pangkabuhayan ng mga farmers. Ginagamit nila po ata ang mga farmers na maliliit. Kawawa naman po kami. Kawawa naman yung mga walang kakayahan na makabili, maka-avail ng Boer goats. Eh, ang daming magkakamping. At yan ngayon ang number one na halos pinagkukunan ngayon ang kita ng mga magsasakang mahihirap dahil sa palay ay hirap din. Sa baboy ay nalugi na rin. At actually, si RtbGoatMed, pinapangalan ng kliyente na milyon ang nalugi sa pagbababoy. Kaya sila nagkambing eh, di ba? Oo, lumipat sa mga pagkakambing. Dati silang nagbababoy. Tapos, nangangarap din sila mag-upgrade. Kaso, ang isang magandang bulugan kasi, napakataas na ng presyo. Ako po, nakabili. Si Red Kalahari. Oo, Red Kalahari. Hindi biro ang pagkakambing. Hindi rin maliit na pera ang ginawang importasyon na yan. Million po yan. Kung 250 sa pamasahin pa lang yan, ha, ayon sa isang source, ang per heads ng goat ay unaabot ang pamasahin ng $1,000. Ang halaga naman ng... Kaya nagmamahal. Meron akong kliyente, nag-import. 4 or 6 na heads, inabot ng 4.3 million. Napakaganda talaga. Ang lalaki. Australian Boer din. At meron tayong lehitimo at napakabait din. Hindi natin nasasabihin mga pangalan eh. Taga Batangas. This July, darating yung kanyang mga goat from USA naman. Ang pamasahin nga, $1,000 per head. Oh no! 2,000 na yon sa pera natin. 1,000 to 2,000, ganyan, if I'm not mistaken. So, yan po ang halaga. Then yung price pa ng kambing, yung pag-ayos pa ng documents, kaya pagdating dito niya ng kambing, inaabot siya ng 430,000, 450,000, meron pa 5,000 per head ng kambing.
ito pong importasyon na ginawa at paglalathala ng bay, baka akala nyo, hindi namin alam ang presyuhan yan. Malaki-laking pera po yan. Kaya kung yan ay mapupunta lang sa mga trapo, mapupunta lang yan dahil sa kaibigan nyo, para sa kaibigan nyo, mapupunta lang yan sa mga farm nyo, kawawa naman yung sambayang Pilipino, naghihikaus na nga dahil sa pandemic, hindi pa matatalsikan ng dugong Boer goats yung mga kambing ng maliliit na goat farmers natin. Hindi po natutulog ang goat farmers sa Pilipinas. Punta kayo sa mga social media. Pasukin nyo ang mga group, bawat bayan, bawat lalawigan. Active po ang magkakambing dyan. Hindi po kami basta-basta. Lahat ng magkakambing sa Pilipinas may matataas na pangarap. At binigyan nyo nga kami ng napakagandang pag-asa. So balit ang sagot ni DA, ni Bay, ay ganito. Ang mga tupa at kambing po ay for breeding at hindi pinamimigay. Samantalang dito sa kanilang caption ay ipamimigay. Ano po ang malinaw? Bigyan nyo po ng kasagutan ito. Oh no! Ito po tayo ng documentation. Pakisum mo nga, Mr. Cameraman. Makikita. Sagot po yan ng BA. Ng DA. At ng BAY. Kikita? O, yan po. Yung may bilog. Sagot po ni DA yan. Na hindi pa bibigay ang mga naturang kambing. Okay. Back to normal. So, nakakalungkot. Mukhang nangangamoy. Nangangamoy. Ewan. Nahirap na. Hindi, sa magsalta. Ngayon naman kasi, di ba naka-quarantine naman yung mga sinasabing dumating na. Okay lang, umihiti mong Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry ang nagsalita dito na hindi pa bibigay. Sa ngayon, hindi pa natin, di ba? Baka magbago pa yung isip nila, may pag-asa pa tayo. Baka yan bawat doon pa lang po sa kambing yung issue na yan ha, yung 450 Dorper ng tupa naman ng breeder. Sige, 450 sa sheep 450, divide natin sa 18 regions, ang bawat rehiyon ay magkakaroon ng 25 heads. Check nyo po sa calculator nyo. Kung ang 81 provinces naman sa 450 divide 81 provinces, lalabas na meron ang bawat probinsya ng 5.5. So, lipat ka lahat yun. Tagpa-5 na lang. Tagpa-5 na napakagandang tupa, Dorper, from Australia, ang bawat probinsya. At lahat ng malapit dyan sa kung saan ilalagay na farm ang tupa o ang Dorper, lahat ng mga magtutupang maliliit na walang kakayahan bumili ng Dorper na galing sa Australia, pwede nang lumapit dyan once na maglandi ang kanilang tupa. Makakatulong talaga. At kung yan naman gagawin muna nila ay for breeding talaga, huwag nila sasabihin hindi pamimigay. Dadami yan Ang tupa, isang beses manganak. Isang piraso kong manganak. Twice a year at aaring yan. At ang kambing naman, nanganganak ito ng single, twin, triplet, fourplets, fiveplets, maraming nanganak dyan. Di ba, nanganak yun. Isang magkakambing na nag-post social media. Ang dami. Di ba, kung may malinis na puso at pag-iisip ang mga namumuno at talagang siseryosohin yan, in 1.5 to 2 years, gaganda ang kambing sa Pilipinas sapagkat kung ipamamahagi nila yan. Kahit yung mga anak na lang. Ito po ay tututukan natin. Tututukan to ng magkakambing. Buhay at aktibong magkakambing. Akala nyo ba? Pasukin nyo lahat ng mga grupo ng kambingan sa Pilipinas. Napakadami. Hindi nga lang panlalaman. Meron pa mga international, yung mga taga Saudi, meron. Mga taga Africa. Active ang bawat group. Kaya po kayo, mga kakambing, inaanyayahan ko kayo mag-join sa ating group. Ako po ang admin doon, yung gamot pang kambing Nueva Ecija o gamot pang kambing NE. Sagutin nyo lamang yung napakasimpleng tanong. Kaya maraming nadi-decline at hindi makapasok sa group na yon. Ang sagot ay K, O, K.
Yes. Okay. Decline po yun. Auto-decline yun. Kung sasagutin mo yun ng ako'y may alagang kambing, gusto kong matuto, eh ma-accept ka. Kakambing. Ganun lang. Hindi ko hangad kasi ang napakaraming member kung mga pasaway. Ang kailangan po natin, miyembro, na makakatulong at susunod sa mga guidelines ni Facebook. Kasi nababan na sisira ang grupo pag maraming pasaway. Siguro yung mga group ng mga kambingan, pasalamatan din natin. Ayan, yung mga group ng kambingan. Magpo-post tayo ng mga product. Salamat nga pala sa lahat ng group ng kambingan sa buong Pilipinas. Ang Bataan Group, ang Sambales Group, ang Mindanao, Batangas, ang Mindanao Boer and Anglo-Nubian Groups, ang Pilipinas Goat Breeder Association, Samahan ng Munting Magkakambing, Samahan ng Munting Magkakambing sa Bulacan area. Marami, Tarlac, Pampanga, Pangasinan, Cagayan Valley. Okay. So, salamat po sa lahat ng admin na nag-a-approve ng aming force para maihatid at mai-share naman ang bisa ng ating mga gamot pang kambing. Okay, meron tayong pen BIGAY na tinatawag. Ang pen BIGAY ay penicillin BIGAY, streptomycin plus multivitamins plus electrolytes. At ang pendendosol naman ni RtbGoatMed ay napakabisang pamurga sa mga buntis na kambing natin. Hint at tupa. Hindi sila makukunan, pero mawawalan sila ng mga parasito sa loob ng kanilang mga tiyan. Penbendazole ay napaka... Albendazole, yes. Thank you for correction. Penbendazole and albendazole. Ang albendazole ay ginagamit pamurga sa kalabaw, baka, tupa, kambing. Kabayo. Ayan, napakainam po nito. Patay ang liver fluke. Wow, vitamin C ang kakatuwang natin lagi ito. Hinahalo siya sa isang 4 liters na water ang isang kutsara na puno. Ang vitamin C plus electrolytes ay water soluble. Ayan. Vitamin C plus sodium chloride plus potassium chloride. Napakaganda po nito. Pinalalakas ang resistensya at immune system ng ating mga alagang. Mali, napakarami pa rito. Huwag na natin isa-isahin. Medyo mahaba na rin ang ating minutes ng pagtatalakayan. 23 minutes na rin tayo. Finish, ano? Ganun lang, naka 23 minutes na tayo ng talakayan dahil sa post ng Da-Bai. Sana magkaroon ng closure, magkaroon ng explanation. At saka ang tanong, so pwede palang makisabay na pagbili sa ibang bansa. Ordinaryong tao, kasanggan nyo lang mga sir at ma'am. Dapat po yan eh, gobyerno, dapat nakapublic yan eh. Pagdating na lang, saka lang pinablic eh. O, saka nalaman eh. Dapat eh, nakisabay na lang din tayo. Malaking halaga, kinakailangan mong ilaan. Oo. Since ito'y government project, ba't ayaw nilang i-public? May sinisikreto po ba ang DAI at ang BAI? Kung yan ay government project at part ng gobyerno, pera ng taong bayan niya, bakit ayaw i-public? Na sila pala'y nagpapasabay ng mga pagbili ng imported. Di sana hindi na sa buy and sell bumibili. Yung mga, huwag nyo sabihin walang kakayahan ang mga Pinoy bumili. Napakarami ng Pinoy ang bumibili ng personal nilang pera at personal nilang diskarte. Kaya lang, may ganito palang proyekto ang DA at ang BAI. Hindi nakakaabot. Mukha ang totoo ating kasabihan na kung sino malapit sa kusina, siya yung nahulingan. Okay. Ganda ng talakayan. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. At huwag mo na rin kalimutan pindutin yung maliit na kampana dyan sa ibaba para tumunog pagka may bago akong update. Notification bell. Okay, notification bell. So, siguro, yun na lang muna tayo. Anong madadagdag mo? Nasabi mo na lahat. Nasabi ko na lahat eh.
Maghintay tayo ng balita. Mabilis ang balita eh. Oh, mabilis ang balita. May pakpak. Mabilis kumain. Ang lupa, may tenga. Ang balita, may pakpak. So, pare-parehas naman tayong nagulantang lang sa post nila. At ang dami kasing nag-post. Ang dami palang nakisabay. May nagsabi pa doon na 3,000 plus yung magkakasabay na tumating sa Clark na yan. Dito yan eh. Marami yan eh. Ah, sige, babasahin ko na lang yung ibang comment siguro doon sa post nila. Kasi na-screenshot ko to eh. Sabi ni Sergiong Estobo Cordoba Caballero Mabusay, pwede po ba kami makakuha ng ganito po? Mahirap na kasi dito sa Saudi. Alam na ito yung hirap. Nakahingi ng ayuda to eh. Nang kambing. Kasi gusto niya nang bumalik sa Pinas. Kahit kambing lang, gusto niya pagsimulan. Eh, paano nga? Eh, wala na maatang nagbibigay sa gobyerno ngayon ng kambing. Sardinas, marami. Bikinemen, century Pino naman. Napula na ihi ko dyan sa Dino. Bakit po umangkat pa sa ibang bansa? May mga goat racer naman dito na quality din ang mga kambing at tupa. Disin sana nakatulong ang DA sa mga kababayan natin. Yan po ay sabi ni Sir Junjun Orozco Sanchez. Okay. Puro DA lang ang meron, sir. Paano pa ang gusto mag-abate? Wala ba po kayong project sa rabbit industry natin ngayon, Madam Sir? Marami na rin kasi. Kasi rabbit kasing presyo na rin ng kambing ang rabbit. At ang kambing naman, kanila, mas mahal pa sa baka, may breed kasing tinatawag. Huwag na, sabi ni Sir Lim Gaano Pait, huwag na tayong umasa na magkaroon tayo niyan at yung magiging anak ng mga yan mapunta lang sa inaanak or malapit sa kalan. Tama yung sabi ni MacDew, 81 provinces ang Philippines. Ang update, may ngang update na lang mo kung maabot na sa province namin, Bohol. Ay, kaya pala Bisaya. Okay. Sabi ni Sir Dado Opiana, napakoment lang ako doon sa author kasi bibili naman kami, di naman nang hihingi, di daw pinamimigay. Pero di din kasi malinaw kung bakit pa nag-import. Kasi nga, huwag kayong umasa, natatahimik lang ang mga goat racer. Nag-poso kayo eh. Okay? Sabi naman ni Sir Lander Faith, sa kanila rin, yan, style nyo, bulok! Sabi ni Madam Joanne, kaya nga po. John Habonillo, tulad ng hag dati, inaalagaan, tas sabihin, nagkasakit, lechon na pala. Natupo. Oh no! Nagkasakit, patay ilan na. Ilan lang sa mga comments po to. Ilan lang po to ha. Junjo, huwag na tayong umasa DA sa Junjun Orozco Sanchez. Comment niya, huwag na tayong umasa sa DA. Sakit lang ang ating kalooban. Ay, totoo naman. Mark Alexis Makareg, ang comment niya, malamang mga sir, palakasan ng bato yan. Ganyan naman sa Department of Agriculture, walang pinagkaiba sa programa nilang ACEF. Wow, ito na po. Tama ka. Saka mag-anak nila mapupunta. Dado Opiana, Department of Agriculture, sinagot niya, yung mga magiging anak, sir, saan mapupunta? Ah, maganda tanong ni Sir Dado. Saan daw mapupunta yung mga anak? Yun, sagot naman ni Michael Duque, yun lang, labas ang palakasan, boss. Mapunta sa mga goat farm, malapit sa kusina. At pagka panganak tayo nasa malayo sa kusina, bibili ng mahal. Business nila yan. Siya, sakit. Oo. Kami naman ang inyong pagbebentahan. Ang ganda. Buhay nga kayo dyan. Kaya sabi naman Dado Pian ulit, kaya nga sir, sana mapunta yung mga magiging anak. Tulong sana sa mga mahihirap din. Pasa-pasa sana, pagkaanak ng nasa farmer, magbibigay din sa iba. Ito naman yung sagot ni Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, author ng post na ito. Ang mga tupa at kambing po ay for breeding at hindi ipinamimigay.
teka lang, ito pa. Yung mga maging anak si Sir, sana mabuti. Okay. Yan din po yung post ni Jojo. Ika, sabay din pa kayo bumili sa same picture kasi. Okay. Oh, no! Same picture kasi yung mga ginagamit. Okay. Maraming salamat po. At abangan nyo ang susunod na update. At kung ano po yung gusto nyo topic, natalakayin natin, pwede nyo po comment sa comment section below. At talakayin natin sa susunod na kabanata. Okay po, mabuhay po ang goat farming industry sa bansang Pilipinas. God bless us all.